ngayon ay alam na ni Brandon kung bakit pinagtangkaan ni Angel ang buhay niya. She had suffered so much dahil lang sa pagkakatuwaan nilang magkakabarkada at sa kagustuhan niyang maging kanya si Junie. Kaya siguro ayaw na nitong pakinggan pa ang mga gusto niyang sabihin dahil nga irrelevant na ang mga iyon. Again, gusto niyang suntukin ang sarili niya. Wala kang puso, Brandon. Paninisin niya sa sarili. Napapikit siya habang nakatingala sa langit. Nawalan siya ng anak dahil sa isang malaking kalokohan. Ang tingin niya ng mga sandaling iyon sa kanyang sarili ay napakawalang pusong tao. Galit sa sariling bumalik siya sa kanyang kwarto. Doon niya ipinagpatuloy ang paninisin niya sa sarili. Naririnig niya ang pagkakatuwaan ni na Angel at ng mga tauhan nito. After an hour, ay boses na ni Angel na parang kumakanta nang lasing ang naririnig niya at hindi niya nagustuhan. Pagdungaw niya sa beranda ay lalong hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Si Angel sumasayaw na sa gitna ng mga tauhan ito nagkakantahan at mukhang lasing na nga ito dahil parang hindi na nito alam ang ginagawa. Nagmadaling bumaba siya at lumapit sa mga ito. Sa kanya hinila sa kamay ang dalaga. Come on Angel, lasing ka na. Ano bang problema mo ha? Anito nang ipagpag nito ang brasong hinawakan niya. Can't you see we're having fun? You don't know what you're doing, Angel. Sabi niya rito. Hinagipuli ang braso nito. Nagpumiglas ito. Ngunit nagawa niyang hilahin ito palayo. Nakatingin lamang sa kanila ang mga tauhan nito na parang nakikiramdam kung ano ang susunod na gagawin niya sa amo ng mga ito. Bitawan mo sabi ako. Angil sa kanya ni Angel. Ngunit hindi niya binitiwan ito. Alam mo ba ang ginagawa mo ha? Nagsasasayaw ka sa gitna ng puro lalaki? Galita sabi niya, I know what I'm doing at huwag mo akong pakialaman. Dahil patuloy na inaalis nito ang kamay niya sa braso nito, ay tumayo na ang mga tauhan nito. Hep, dyan lang kayo. Walang makikialam. Panta niya sa mga ito. Sa kanya hinila papasok sa loob ng cabin sa Angel. Why can't you leave me alone ha? Singhal nito sa kanya. Sinisira mo na ang sarili mo. How dare you say that to me? Wala akong ginagawang masama. Nagkakatuwaan lang kami. Sa gitna ng mga tauhan mong puro lalaki, hindi mo alam kung ano ang nasa isip ng mga sandaling yon. Hindi ako lasing at wala kang pakialam. Itinulak siya nito, ngunit pilit na kinabig niya ito para ikulong sa kanyang bisig. Nang magawa na niya iyon ay hindi na niya hinayaang makapanlaban nito. Inubos na niya kanyang lakas upang magapi ito at hindi na nito magamit ang alam nito sa taekwondo. Mahigpit na pinigilan niya ang mga braso ng dalaga hanggang sa hindi na ito makagalaw. Sige, ngayon mo gamitin ang tapang mo. He challenged her. Nang hindi kumibu ito ay nagawa niyang pangkuin ito. Mukhang napaamo na niya ng bahagya ang dalaga. Bagamat nagwawala ito ay nadala niya ito sa kwarto. Let me. Naputo lang sasabihin ito na maghinang ang kanilang mga paningin. Wala siyang sinabi. Ngunit tila daig pa nito ang sinaktan nang titigan niya ito. Hindi na kumilos at nagtangkang makawala ito sa kanya. Isang galaw lamang niya at maglalapat na mga labi nila. Napatingin sa bibig nitong bahagyang nakaawang kanyang paningin. Hindi kumilos si Angel. Tila isang kalabang naghihintay na lamang ng pagsalakay ng katunggali. Hinalikan niya ang dalaga na may pag-iingat. The taste of wine on her lips tasted like chocolates. Naramdaman pa niyang itinikom nito ang bibig nito ngunit delayed na ang reaksyon nitong iyon. Daman niyang tumugon ang katawan nito sa halik niya. Kaya muling hinalikan niya ang mga labi nito. Bagaman nakatikom pa rin ang mga iyon, hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin at tinatanggihan nito ang halik niya. Pero nagpatuloy siya hanggang sa maramdaman niya na tumutugon na ang dalaga sa halik niya. Pinahihirapan mo ako, Angel. Pulong niya sa pagitan ng paghalik niya sa mga labi nito. Kung gusto mo talagang magsayaw, sa harap ko dapat. Bastos, she whispered. Let me go! Narinig niyang sabi nito sa pagitan ng kanyang mga halik. Ngunit bakit ang kasabay ng mga katagang iyon ay tila lambing na nagmumula sa kaluluwa nito? He knew exactly what she meant. Passion glittered in her eyes. Umangat ang mga kamay ni Brandon. Isinuklay niya ang kanyang mga daliri sa buhok nito. Habang yakap niya ito, hindi naging sagabal ang mga suot nila upang maramdaman niya ang init sa kanilang mga katawan. I said, let me go! Ulit nito. Ngunit para namang kabaligtaran ang sinasabi ng bibig nito, ang isinasamo ng kaluluwa nito. Bahagyang itinulak siya ng dalaga.
Ngunit hindi siya natinag dahil alam niyang unti-unti nang nadadala ang dalaga. Iniiwas nito ang mukha nito. Kaya nang muling bumaba ang mga labi niya upang halikan ito, umiwas ito. "You best stop it, Brandon!" Ramdam niyang pilit na nagagalit-galitan ito. Ngunit gusto lamang niyang pagtawanan ito. Gusto niyang subukan kung hanggang saan ang pagtanggi nito sa kanya. "I said stop it or you're going to regret it, Brandon!" Banta nitong walang kapwersa-pwersa. "I will regret it more if I stop, Angel," wika niya habang muli itong hinalikan. Ang buong akala niya ay tuluyan na niyang matutupok ito. Ngunit nagulat siya nang tuhurin siya nito. Hindi niya alam kung saan ito kinuha ang ganoon karaming self-control para madaigang desire na alam niyang nararamdaman na nito. Pumalit sa apoy na tumutupok sa kanya ang sakit ng ginawa ni Angel. Muntik ng masapol ang iniingatan niya. Bigla siyang napapihit ng pagulong. Iyon ang sinamantala ng dalaga upang makatayo ito. "Ambisyoso ka, Brandon. Akala mo, basta mo na lang ako matatangay? Nakainom lang ako kaya hindi ka agad ako nakadepensa. Ngayon, nakabawi na ako. Bumangon ka riyan." Sinipa niya ito sa gawing baywang niya. Ngunit alam niyang natakot din itong saktan siya. Hindi nito inuubos ang lakas nito sa kanya. "Hindi kita papatulan, Angel. Hindi ganyan ang battle na gusto ko. Bastos! Aminin mo man o hindi, nadala ka sa halik ko sa'yo." Panunod niya rito, na tila naging dahilan para gatungan naman ang galit nito. Hindi siguro matanggap ng pride nito na muntik na niya itong magapi kanina. "Dahil sa ginawa mo, hindi na talaga kita palalabasin ng kwartong ito." Galit na lumabas si Angel at ibinalibag ang pinto. Habang hawak niya ang natamaan na sipa nito, ay hindi pa rin niya napigilan na matawa. Mahina pa rin pala ang dalaga. Isa pa rin palang maamong tupa ito. Mga halik pa lamang ay napapalambot na ang katigasang ipinakikita nito. Isang araw, patutunayan niya rito, mananalo siya at hindi na nito mapipigilan ang totoo nitong nadarama sa kanya. Pero alam niya na ang sakit ng ginawa niya rito at ang galit nito sa kanya ang pumipigil upang palayain ang pangangalangan nito sa kanya. "Angel," pabuntong hiningang sambit niya. Matagal na itinapat ni Angel ang sarili sa tapat ng shower. Gusto niyang tangayin ng malamig na tubig ang init na halos tumupok sa kanya kanina. "I hate you, Brandon Rodriguez. Hindi ka magtatagumpay na palambutin ako sa pamamagitan ng galing mo sa paghalik mo. Sobra-sobrang galit ko sa'yo. Para tuluyan akong mag-give in sa panunokso mo." Ngunit aaminin niya, parang nadarama pa niya ang ginawa nitong halik sa kanya. Kahit kanina pa siya nasa tapat ng malamig na tubig, thoughts were still raging a wire inside her head. Brandon was a man too viral to resist. Ngunit muli, ipinaalala niya sa kanyang sarili kung bakit ipinakuha niya si Brandon. "Kapag nagpatangay ka, lalabas ka lang uli." Katawa-tawa. Kailangang panindigan mo ang galit mo sa kanya at ang pagbibigay mo ng leksyon sa kanya. Isang kalokohan na ideya ang naglikot sa imahinasyon niya. Alam na niya kung ano ang susunod niyang gagawin kay Brandon. Nagising na naman si Brandon na nakalak ang pinto sa kwarto niya. Malamang na nagalit si Angel sa ginawa niya. Madali siyang mainip. Kapag nakakulong siya sa kwarto, naghihimagsik ang kalooban niya. Lalo na kapag nakikita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Pakiramdam niya ay miserable siya sa suot niyang lumang t-shirt at shorts. Mas maayos pang di hamak ang mga suot ng mga tauhan ni Angel kaysa sa kanya. Hapon na nabuksan ang pinto ng kwarto niya. Tumayo siya sa veranda. Hinanap agad ng paningin niya si Angel. Hindi niya naririnig ang boses nito. Nang mapatanaw siya sa dagat ay napansin niya ito roon, sakay ng isang jet ski. Ngunit mukhang hindi ito nag-iisa sa jet ski. Tama, may kasamang lalaki ito. Agad naggalawan ang mga muscles niya sa kanya mukha habang papalapit ang jet ski sa dalampasigan. Dinig na dinig niya ang matinis na tinig ni Angel at nakayakap ito sa lalaking nagpapatakbo ng jet ski. Sino ang lalaking yun? Hindi siya nakatiis na hindi magtanong kay Raul. "Ah, yun ho. Si Warren ho yun, boyfriend ni Ma'am Angel." "Boyfriend?" "Oho, sir." Muling nagtagis ang mga ngipin niya. Walang nababanggit na boyfriend si Angel sa kanya. O baka naman isa lamang ito sa mga lalaking ipinapatawag nito kapag kailangan nito ng company ng isang lalaki. Parang gusto niya maghamon ng away ng mga sandaling iyon. Pagkatapos mag-jet ski ng dalawa ay kumain ng mga ito sa beach, nagkakatuwaan, naglalambingan. Nanggigigil na siya sa nakikita niyang pakikipaglambingan ni Angel sa lalaking iyon. Panay na lang ang mura niya sa hangin.
Sa inis niya ay muli siyang pumasok sa kwarto. Panay ang suntok niya sa dingding. Pagpasok niya roon, kagabi lang, halos kanya na si Angel. Ngayon ay ibang lalaki naman ang kasama nito. Mukhang totoo nga ang sinasabi nitong kung kani-kanino na lamang ito nakikipagrelasyon. Pero hindi niya matanggap ang katotohanan na yun. Maghapon siyang reckless. Nang muli siyang lumabas ng kwarto, ay hinanap ka agad niya si Angel. Ang sabi ni Raul ay nasa kwarto nito ito, kasama ng boyfriend nito. Gusto niya magwala ngunit hindi niya ginawa yun. Nagpalakad-lakad na lang siya sa veranda. Hinintay na lumabas ng kwarto ang dalaga. Palubog na ang araw nang lumabas sa mga ito. Nakaakbay pa ang lalaki kay Angel. Napansin siya ng mga ito ngunit sinulyapan lang siya ng mga ito. Tuloy-tuloy ang mga ito sa beach kung saan may nakadaong na speedboat. Inihatid lang pala ni Angel ang paalis na lalaki. Pagbalik nito sa cabin ay sinalubong niya ito. So, totoo pala nagwawala ka na ngayon? At kung kani-kanino ka na lang pumapatol? Galit na si Tanya rito. And so, apektado ka? Gusto ko ng company ng lalaki eh. Ano ngayon sa'yo? Hinawakan niya ito sa braso nito. Ngunit mabilis din itong naipalag ang kamay niya. Saka nagtuloy-tuloy itong pumasok sa kwarto nito. Hindi siya papayag sa ginagawa ni Angel sa buhay nito. Hindi tamang dahil lang nasaktan niya ito ay sisirain na nito ang buhay nito. Kailangan kumilos siya para ayusin ang maling ginagawa ng dalaga sa sarili. Almost midnight na. Ay gising pa si Brandon. Pasilip-silip siya sa pinto ng kwarto niya. Baka sakaling dumaan doon si Angel. Kabisado na niya ito. Ugali nito ang mag-midnight snack. Sa tansya niya ay tulog na ang lahat. Maliban siguro sa bantay sa lighthouse. Hindi naman siya nainip. Nasilip niyang lumabas ang kwarto si Angel. Bago makababa ito ng hagdan, ay dadaanan nito ang kwartong kinaroroonan niya. Kaya nang dumaan nito, mabilis ang naging pakilos niya. Hinila niya ito papasok sa kwarto niya. Nagulat ito. Ngunit hindi na niya binigyan ito ng pagkakataong makawala pa sa kanya. Mabilis na naisara niya ang pinto. Nang mahila na niya ito sa loob, dinala niya ito sa kama. Itinulak ito roon. At bago pa makabawi ito ay nakalapit siya rito. Anong kalokohan to, Brandon? Hindi ito kalokohan, Angel. Ang ginagawa mo sa buhay mo ang kalokohan. Pigil niya ang dalawang kamay nito. Let me go, Brandon! No, not until I'm finished with you. Anong gagawin mo? Don't worry. I'll make sure na magiging masaya ka. Bastos, don't you dare! Kung ayaw mo mula ka na kaagad. Okay, go on. Sumigaw ka. Humingi ka ng saklolo sa kanila para magbukha kang katawa-tawa. Hindi ba nagpapapunta ka pa rito na lalaki pa kapag naiinip ka? Pagkatapos ngayon, sisigaw ka? Isn't it funny? Brandon, ano ba? Ikaw ang nagsabing gusto mo ng company ng lalaki, hindi ba? I'm here, willing to give you not only my company, pati buong ako. Pagkasabi niya niyon, ay walang pag-aalinlangan na hinalikan niya ang dalaga sa labi. Tumigil ka, Brandon, please! Pagsusumamo nito. Ngunit hindi niya bibigyan ito ng pagkakataong manalo ito this time. Determinado siya sa gusto niyang gawin. Gusto niya iparamdam sa dalaga ang pagmamahal niya rito. Hanggang saan ang kayang pag-iwas ni Angel kay Brandon? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.